bakit ako nalugi sa stock market, right? So ito yung isa sa mga tanong na gusto natin malaman yung sagot, because a lot of people want to invest in the stock market, yun nga lang, they are afraid because some of them already lost, di ba? So para sa'yo, Robbi, like in your own experience and sa iyong field, bakit nga ba? Bakit ba malugi yung isang investor or trader sa stock market? Actually, ang biggest reason kung bakit nalulugi ang isang tao sa stock market is because hindi nila na-identify kung anong klaseng investor sila before they begin. So, what I mean by that is, ideally, bago ka mag-start mag-invest sa stock market, aalamin mo muna, long-term investor ka ba or short-term trader? And usually, doon nagda-diverge yung choices ng isang tao. From my experience, nalulugi sila kasi napapaghalo nila yung dalawa. Yung ibang long-term investors, masyadong nagpapanik sa mga what we call short-term fluctuations, yung normal na galaw ng market. So in my experience, yun yung biggest factor kung bakit karamihan nalulugi sa stock market. So does fear, pero masyang factor yung fear ng tao na pag yung market fluctuation, bumabawa yung presyo, parang okay, oh no, I need to sell this, is that true? Like, do people feel that ba? Actually, that's the biggest reason why people lose money in the stock market. Because of fear, because of their emotions. I've seen a lot of people na ang ganda ng mga kumpanyang pinag-iinvesta nila, Ayala Land, SM, pero napapabenta sila pagka bumagsak ng konti yung shares nila. So kahit pagano kaganda yung kumpanya na pinaglalagyan ng pera mo, kung ikaw hindi ka emotionally equipped to handle the fluctuations of the stock market, ang tendency is sa konting loss pa lang, kakabahan ka na, at pagka nagpanik ka na, usually dun ka mag-uumpisa mag-consider na, ay, baka bumagsak pa siya further, so baka kailangan ko ng ibenta. Tapos ang nangyayari, pagkatapos mong ibenta, doon aakyat yung presyo. So, sayang. Kaya yung iba, naiinis. Kasi hindi nila naiintindihan na normal lang naman sa stock market, especially for a company na maganda, normal lang yung aakyat bababa siya. So kailangan muna natin malaman if what's your goal, if you're going to be a long-term investor or like yung trader na short-term na you can buy, you can sell. That's like the first thing that we have to understand, yes, para maiwasan na malugi sa stock market. Yes. To me, that's the most important thing para hindi tayo basta-basta mawawala ng pera sa stock market. Yeah.